Manggang Pilipino, masarap at may pagmamalaki. Itsura pa lamang nakakatakam na. Hinugman, manibalang o hilaw, kilala sa sarap ng lasa at sa napakaraming gamit. Noong 2006, ang halaga ng mango export ng Pilipinas ay umabot sa $46.17 million. Pinakakilala sa lahat ng varieties ang manggang kalabaw o Manila Super Mango. Pangunahing merkado ng ating mangga ay ang Asia. Ang mangga ay naitatanim sa maraming bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, ang Pangasinan ay may pinakamalaking output ng prutas na ito. At ang numero unong producer ng mangga sa Pangasinan ay si Mang Lito Arenas. Sa halagang 2,500 pesos noong 1980, nagsimulang magtanim ng mangga ang nursing graduate at rice farmer na si Mang Lito. Ngayon, siya ay kinikilalang mango trader, grower, consolidator at supplier ng mangga sa Pilipinas. Naparangalan na rin siya ng Department of Agriculture sa iba't ibang kategorya. Sa haba ng kanyang karanasan at sa tulong ng patuloy na pag-obserba, pag-eksperimento at pakikipagtalastasan sa mga ahensya ng pamahalaan, isa na ring Mango Production Authority si Mang Lito. Namulat siya sa tradisyonal na direktang pagtatanim sa lupa ng buto ng mangga. Walang pagmamaramot na ibinabahagi ni Mang Lito ang ilang teknik sa pagtatanim ng mangga. Ihanda ang lupang pagtataniman ng buto. Ito ay ang pinaghalong sandy loam, ipa at organic fertilizer na may taglay na animal manure agricultural lime para makontrol ang asim ng lupa. Ang organic fertilizer na gamit ni Mang Lito ay mula sa sarili niyang paggawaan. Palagi akong tinataasan ng supplier ko, nagkaroon na ako ng idea na mag-manufacture ng organic. Gumawa ko ng sarili kong templada. Nung maganda yung epekto na yung ano, tapos palaging pinapaasay, okay naman yung resort na, yun na yung talagang pina-final registration ko at nagawa ko ring i-commercial na ngayon. Ilaan ang isang bahagi ng hardin para sa parehibang patch ng lupa. Tipunin ang buto ng mangga na itatanim. Sa kaso ni Mang Lito, Carabao variety ang kanyang itinatanim. Nanggagaling ang buto sa mango processing plant na pinangangasiwaan ng isang fruit processing multipurpose cooperative sa kanyang barangay. Noon, nung wala pa itong processing dito, ang dami naming tinatapon. Aabot hanggang 500 tons. Kasi kung excess na pag peak season, hindi na matanggap ng mga other company, na-overripe pang kami, tapon na. Ngayon, nung nagkaroon ako ng processing plant, yung mga talagang hindi matanggap ng other companies, ito, pinoprocess namin. Pero may mga consolidator na rin na kumukuha sa amin. Tapag bakasyon, iniengganyo ni Mang Lito ang mga batang walang pasok sa eskwela na makibahagi at kumita sa paghahanda ng butong itatanim. Sa bawat butong matapos ng bata, 15 centimos ang bayad sa kanya. Ayong unang pagpreprepara ng pag-alisin muna yung balat ng buto. Tapos after naalis lahat na yung buto, nakaipon ka. Tapos ibabad ng 24 hours bago ipunla yung mga buto. Para madaling sumibol yung roots niya. After 24 hours, iahon sa tubig bago ipunla. Ayon kay Mang Lito, hindi siya direktang nagpupunla sa naka-plastic na lupa dahil napipigil umano nito ang likas na pagkalat ng mga ugat. Sa pagtatanim muna sa espesyal na planting medium, nabibigyan ng pagkakataon ng binhi na hanapin ang lahat ng sustansyang makukuha nito sa lupa. Kahit naputol dito susibol yung ano. Kung minsan dalawa. Kaya dito nakadapa sa lupa, ganun. Matapos maipunla ang mga buto, bahagyang takpan ng lupa at takpan ng dahon ng nyog ang seed patch.
Ang pagtatakip ng dahon sa ipinunlang buto ay upang proteksyonan ito sa init at sa anumang maaring makasira sa punla. Diligan ang seed patch tuwing ika-isa at kalahating araw upang hindi matuyuan ang bagong punlang buto. Isang linggo lamang at sisibol na ang binhi. Maghintay ng 3 linggo at alisin ang takip ng dahon bago ilipat sa individual na plastic bags ang seedlings. Habang nasa nursery, regular na isprayan ang seedlings ng mga kemikal na aprobado ng mga bansang nag-aangkat ng ating mangga. Ang spray na gamit ni Mang Lito ay kombinasyon ng tubig, fungicide upang maiwasan ang amag sa halaman, insecticide upang mapuksa mga mapanirang kulisap at ang foliar fertilizer na nagtataglay ng sustansyang magpapalaki at magpapadahon sa binhi. Kailangang tama ang sukat ng bawat gamot na ginagamit sa pag-spray para mapangalagaan ang tanim at ang nag-i-spray. Ay yung spraying hanggang mamunga, hanggang harvest, abutin ng 110 to 114 days dito sa Pangasinan. Bago magpabunga, kailangan mo ng potassium nitrate. 11 to 12 days after potassium inducer, pang-induce, insecticide na yan. Then, ulitin mo ng pang-insecticide up to 30 days to 35 days. After 54 to 55 days, yan yung last spray ng foliar, ganyan, carbarilla, mga papasa sa, ano, sa other countries na hindi ban sa kanila, bago ibaging. Matapos ang halos isang taon, handa na ang seedling para ma-graft. Ang grafting ay pagdidikit ng magkakatulad na bahagi ng halaman upang mapabilis ang paglaki, pagyabong at pamumunga nito. Palipasin ng isang taon pa bago ilipat sa permanenteng pagtataniman ang nag-graft na binhi. Yung seedling, bago magbulaklak yun, it takes 7 to 10 years. Yung seedling, ang kaibahan ng grafting, pag naitanim mo, within 3 years, magkakaroon na ng ano, yung pamumulaklak. Mas early yung nakagraft na magbunga kaysa yung seedling na gagamitin sa pagtatanim ng mangga. Walang pinipiling lupa yun. Kung ano yung lupa doon sa pagtataniman, basta lagyan mo lang ng organic yung pagtataniman mo before mo ilagay yung ipupunla mo. Sa tag-init, kailangang diligan ang puno tuwing ika-apat na araw. Kaya payo ni Mang Lito, magsimulang magtanim sa pagsisimula ng buwan ng Mayo kung kailan inaasahang magsisimula ng tag-ulan upang mabawasan ang pagdidilig. Ang pinakamahalaga sa anumang antas ng pagtatanim, tiyaking busog sa alaga ang mangga. Inaalagaan mo yan na parang bata rin. Pinapasyalan mo, tingnan mo kung anong kailangan, patubig, at saka ini-sprayan, inaalis yung tumutubo sa ano, baba ng pagkagrap para hindi na madisturbo yung ano, yung paglaki ng mangga. Pag namunga na rin, pag nag-start ng mamunga, talagang ano, inaalagaan, talagang i-fertilize dapat. Fertilizer mo para bigyan ka rin ng bunga. Naging maalaga si Mang Lito sa kanyang mga punong mangga, kaya naman biniyayaan siya ng mga ito. Seedling pa lamang mula sa kanyang nursery ay naibebenta na sa mga individual na private growers sa Department of Agriculture na kasalukuyang nagre-rehabilitate ng matatandang punong mangga sa bansa at sa Bureau of Plant Industry na nagbebenta rin sa ibang sektor. Bilang dating miyembro ng Technical Working Group ng National Seed Industry Council, si Mang Lito ang kauna-unahang seed producer na inaccredit ng Bureau of Plant Industry. Higit pa sa sapat ang ani mula sa kanyang mga punong mangga. Kontratado ng ilang malalaking fruit concentrate at mango juice manufacturers
ang bahagi ng kanyang produksyon. Ang isa pang bahagi ng ani ay binibili ng ibang processors ng mango fruit. Ang iba ay niluluwas ng sariwa sa Japan. Isa pang bahagi ng mango harvest ni Mang Lito ay ipinoproseso bilang dried mango na naibebenta rin sa Japan, Estados Unidos at United Arab Emirates. Basta magulang na yung mangga o mga 105 days yung bunga ng mangga na ma-harvest, okay na yun for processing. Pero yung maganda o exportable grade na pumasa sa kwan, ripe 70% lang. Kung 100%, yun yung medyo mangitim-itim ang kulay. Mag-iba, parang kulay niya iba, yun yung binibenta namin sa lokal. Wala mang numerong may bahagi si Mang Lito kaugnay ng kanyang kinikita mula sa kanyang pagmamangga. Positibo ang kanyang pananaw sa industriyang kinabibilangan niya. Ang potensyal ng mangga, malaki. Dahil ang US nga, approve na itong Luzon. Safe naman tayo, walang pulp weevil. Kaya malaking potensyal na may ibigay sa US na yung mangga natin. Sa Emirates din. Natikman nila yung mga sample namin sa Emirates. Gusto nila yung Carabao mango natin, variety natin, kaysa yung ibang mangga. Talagang may ginto sa pagtatanim ng mangga. Mamunga yan at nahinog, kulay ginto na nga eh. Kaya ang daming lumuluwang ang hininga dahil sa mangga. Ang lalawigan ng Zambales ay hindi rin pauhuli sa produksyon ng mangga. May 200,000 punong mangga ang nakatanim sa buong lalawigan. Isa si Nicolas Abalos ng Santa Cruz sa mga magmamangga sa lalawigan. May 45 hektaring lupain ang kasalukuyang natataniman niya ng mangga. Ayon sa kanya, ang manggang kalabaw ay tumutubo sa maraming lugar bukod sa Pangasinan. Mainam-anya ang katamtamang klima para sa pagtatanim ng mangga. Inirerekomenda ni Mang Nicolas ang pagpupunla ng minimum na 50 binhi ng mangga para sa komersyal na produksyon. Grafting din ang ginagamit ni Mang Nicolas para sa produksyon ng seedlings. Batay sa karanasan ni Mang Nicolas, matinding kalaban ng punong mangga ang mga sumusunod. Ang grub, isang insektong minsay nahahalo sa lupang pagtataniman at kung maabot ang ugat ng halaman ay tsak na ikamamatay ng binhi. Ang sunog na maaring maganap sa manggahan, lalo na kung tag-init at kapag may magkamaling magsiga o makapag-iwan ng anumang magsisimula ng apoy sa paligid ng mga punong kahoy. Ang mga napapadpad o nanginginaing hayop sa manggahan na maaaring sumira sa mga dahon ng puno. Ang bawat bunga sa puno ay kagyat at matyagang ibinabalot sa papel para mapanatiling makinis at walang mantsa ang panlabas na anyo nito, lalo na kung pang-export. Organic farming ang ipinapatupad ni Mang Nicolas sa kanyang manggahan. Ang kanyang pataba ay compost mula sa binulok na dahon o pinagtabasan ng ibang pananim. Ang tanging spray na ginagamit niya sa mangga ay para ma-induce ang pamumulaklak at pamumunga ng puno. Ano ba ang gastusin sa pagmamangga? Kung namuntata kami, pag mag-establish kami ng isang puno ng 1 year, tatanim namin, i-fertilize namin, including planting materials, nagkukos kami ng 600 pesos per year. Including fertilizer, planting material, yung seedlings, labor, clearing, watering, fertilization. Ang isang puno na mag-consume ka ng 1 drum, na may expense ka na 3,500 per drum, at makapag-produce ka ng 50 crates, na mag-price siya ng 500, 25,000 is 3,500. Ganyan ang magiging computation kung maganda ang magiging production. Mahalaga lamang na mapitas ang bunga ng mangga kapag ito'y magulang na, 110 days matapos ma-sprayan.
kikita. Basta maganda lang magiging production siya. Maganda lang magiging production siya. 10 taon ng dealer ng mangga si Shirley na taga Zambales din. Mula sa pagbabiyahe ng buko, nauwi siya sa mangga. Namumuhunan siya sa spray na gamit para mapabunga ang puno ng mangga at personal niya ang pinangangasiwaan ng pag-i-spray. Meron akong sariling spray, marami. Bukod doon, papatinga ako ng mangga para makuha ko yung mga mangga nila. Yung isang inisprayan naming mangga, nagbunga siya ng 80. Pagka nagpapitas ako ng umaga, impakihin, tapos naimpaki, i-deliver na namin. Kasi madaling mahinog ang mangga. Sa loob ng 6 na buwan, maaaring kumita si Shirley ng 300,000 piso neto. Ang mga bungang manggang ito ay dinadala ni Shirley sa mga palengke sa lalawigan o kaya naman ay sa Maynila upang ibiyahe patungong Japan. Katulad rin ni Mang Lito, may ibang konsuelo si Shirley sa pagiging mango dealer. Marami akong taong natutulungan. Sa araw-araw may 30 silang nagtatrabaho sa akin. Pero pag nagpapapitas ako, minsan 16 taong ginagamit ko. Hindi ako matras dahil nakakakita ako ng ginto sa mangga. Para kina Mang Lito, Mang Nicolas at Shirley, totoong may mga paghamon pang dapat harapin ang mango industry. Pero sa dulo ng landas ng pagmamangga, tiyak na naroon ang mahiwagang palayok ng ginto.